Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Dinaluhan ng halos 1,200 siklista ang kauna-unahang Bike for Kalikasan ng humanitarian at social arm ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. Ganap na 5:00 ng umaga nitong October 8, 2022 nang magsimula ang bike caravan sa pangunguna ni Nasa Caritas Philippines National Director at Kidapawan Bishop Jose Colin Bagaforo, kung saan binagtas ang 32 kilometro mula Manila Cathedral sa Intramuros, Maynila, patungo sa La Mesa Dam Nature Reserve Park sa Quezon City. Ayon kay Bishop Bagaforo, nawa ang inilunsad na Bike for a Cause ay magdulot ng mabuting epekto at magsilbing halimbawa upang gampanan ng bawat isa ang layuning pangalagaan ng ating nag-iisang tahanan. Sana ay sa pamamagitan nito, we will be able to express across to everyone yung ating advocacy at yung ating panawagan na napakahalaga ng ating kalikasan. Ginagawa natin ito in order to highlight at saka bigyan ng emphasis yung climate crisis natin sa buong mundo. Kasunod naman ito ay nagtanim ng 500 bamboo seedlings ang Caritas Philippines sa Department of Environment and Natural Resources National Capital Region Nursery Area sa bahagi rin ng La Mesa Dam Nature Reserve Park. Paliwanag ni Bishop Bagaforo na ang kawayan, maliban sa kakayahan nitong linisin ang hangin, ay makakatulong din upang pagkunan ng hanap buhay at pagkakakitaan ng mamamayan. Dagdag pa ng obispo na nasa 11 diocese na ang tumugon sa ganitong inisyatibo at nilalayong makapagtanim at makapagpayabong na nasa 5 milyong puno sa loob ng 5 taon. This will become an avenue for social enterprise at higit sa lahat ay yung ating tugon sa poverty alleviation. Kaya hinihiling namin sa inyong lahat ang inyong suporta. Sana ang inyong suporta ay hindi lamang hanggang dito sa La Mesa Dam, pagtanim natin, kung hindi, kung meron kayong mga pagkakataon in your own small community, no, in your own influence, in your own barangay, o di kaya kung meron kayong mga lupa na walang mga tanim, kung maaari ay taniman natin higit sa lahat ng bamboo. Sapagkat ayon sa mga environmentalists, malaki ang natutulong na oxygen supply ang mga kawayan sa ating kalikasan. Nakiisa rin sa bike caravan si Military Ordinariate of the Philippines Bishop Oscar Jaime Florencio, kung saan kanyang pinamunuan ang pambungad na panalangin bago magsimula ang gawain. Pinuri ni Bishop Florencio ang inisyatibo ng Nasa Caritas Philippines, kung saan kanyang ibinahagi na tungkulin ng mga obispo, pari at mga laiko na isulong ang advokasya ng pangangalaga sa nag-iisang tahanan bilang pagmamalasakit din sa kapakanan ng mga susunod pang henerasyon. Po ay bibigay sa atin ng the impression that all of us gathered together, bishops and priests, mga laiko, na talagang inuusog natin ito yung pagmahal ng ating environment. Dahil ito po ay mayroon tayong pananagutan sa future generations. Hindi lang yung ngayon, but yung incoming generations. So that's why nandito po ako upang ilahad sa buong mundo, buong bansa na we are here for this Bike for Kalikasan. Samantala, umaasa si Bishop Bagaforo na magtutuloy-tuloy ang gawain ito hanggang sa mga susunod na taon upang mas lumawig at umigting pa ang advokasya para sa inang kalikasan. Pinasalamatan naman ni Bishop Bagaforo ang mga nakiisa at naging bahagi ng programa, lalo na sa pamahalang lungsod na Maynila at Quezon City at Department of Environment and Natural Resources. Ang Bike for Kalikasan ay bahagi ng pagdiriwang ng simbahan sa Season of Creation na hinihimok ang bawat isa na panibaguhin ang pangako ng pangangalaga sa kalikasan upang mas maging epektibong katiwala ng mga nilikha ng Diyos. Para sa Veritas PH, ako ang inyong kapanalig, Michael Anyunuevo, sumainyo ang katotohanan. Veritas News Alert Nationwide. Ako ang inyong kapanalig, Bishop Jose Colin Bagaforo mula sa Diocese of Kidapawan.
manood sa Veritas TV sa Sky Cable Channel 211 at mag-log on sa veritasph.net.